Hello guys. Nagkuha na po ko, nag-live na po ko. Musta? Man ako. Kumusta sa inyong tanan din ha sa tibuok kalibutan? Nana po ko din sa akong paborito nga kuan. Paborito na ko nga place. Ano yung paborito na ko nga place? Dini sa Uyan. Sa Waruna, Western Australia. Muni din ni karon. Man ako limpyo karon. Lingkod sa ako diri kadali. Kay napakoy duha ka toilet. Limpyohanan. Muna akong trabaho diri sa Australia. Manglimpyo ang toilet. Kaganina sa akong live, nag-live man ko kadali kanina. Kay napungot ko sa ni mga tao diri nga mga kawatan. Ay, unsa pa nang English sa kawatan? Ay, kasaylo ako sa inyo guys. Dili ko kayo. Dili ko kayo kamao. Kan ba? Dili ko fluent sa English. So, pasaylo ako ninyo. Hanap ko diri sa akong paborito nga place. Oh, di ba? Karon ako sa pagkakaron ako nag-inusaran ako diri. Wala pa kay tao. Kagahapon doon ay gamay-gamay ng mga tao diri. Nga tulog sila dito, dito. Ana, diha nga part, daghan na yung mga tulog din ha, magkuan. Unsa pa nga na mag-camping sila. So, sa pagkakaroon, I'm alone. Hello. Wow! I'm alone. So, yeah. Cold. This one. Kaninga table, kuan eh, kanang stainless. Oh, nindot kayo sila mag-provide, yeah. Ang government kaya rin maayo mag-provide. Diba? Bisag sa toilet, nag-provide sila toilet paper, tubig, mga mahimasaan ni mo. Kanila nga toilet, walay kuan. Ang ilang i-provide rin, wala sila i-provide rin nga kaning hand soap. Pero sa dito sa kuan, isa nga akong gikuan gin nga adlaw-adlaw na ko gikliningan. Nag-provide sila hand soap, toilet paper, tubig. See? Siniswerte talaga sila, no? Swerte sila. Wala yan sa atin. Wala yan sa atin. Ang gobyerno na to, wala mag-provide ana. Ay, nako, paminsan-minsan. Naaalala pa rin kita. See? Hindi naman paminsan-minsan naaalala ko Pilipinas. Because no place like home. Dito. Dito. Ay, maalala mo talaga ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pag umupo ka ng katulad dito, umupo ka. Nag-iisa. Wala ka namang kausap. There's nobody there to talk to, you know? So, ako na lang ako na lang makikistorya sa sarili ko, di ba? Wala pa akong kain. Ang tiyan ko ginugulo na sa ano ko. Ganun-ganun na. Pero may dalawa pa akong toilet na linisin. So, bahala ka tiyan. Bahala ka sa buhay mo. Mayroon naman akong baon. Pero kaya lang gusto kong umupo muna dito. Makikita ko kung may tao bang darating. Maririnig ko kung may tao bang darating. Balik tayo sa usapan. Kagahapon, naglinis ko sa atong akong gi-live kadali. Una na akong gi-live nga may tungod sa toilet.
agapon duha ka toilet paper ang kinuha. Ha? Ay, naku. Wala nang nagtrabaho ako dito. Akala ko, akala ko dito sa Australia. Akala ko. Walang mga taong ganun kasi ang gobyerno nag-support naman sa kanila, di ba? Pero nang nagsimula, tumagal ako ng tumagal. Vandalized there. Oh, gosh. Vandalized kahit saan. Mayroong vandalized talaga. Eh, mahal ko naman ang trabaho ko, di ba? Pag mahal mo ang trabaho mo, masasaktan ka. Kasi wala yan sa atin. Hindi, wala akong nakikita na ano rin sa atin. Iwan ko ba? Iwan ko lang. Kung basta sa butuan, wala akong na, ano doon, na toilet na nag-provide ang gobyerno na magamit mo ang toilet paper. Eh, tayo pa nga ang bibili ng toilet paper. Diba? Sa butuan lang, sa akin lang, sa ano, sa butuan lang. Talagang, pag umuwi ako, magdadala ako ng toilet paper ko kasi wala namang toilet paper talaga. O dito, swerte sila dito eh. Ay, para akong nag-iisa ako. O, nag-iisa ako dito. Nag-uusap sa sarili ko. Pag mahal mo ang trabaho mo, ganun talaga. Iwan ko ba sa Tagalog, anong tawag sa Tagalog ba? Masuko ka sa imong kaugalingon. Kaya ang mga tao dito, bisa mag-provide na ang gobyerno, ayun, mag-vandalize pa rin. Kumukuha ng hindi sa kanila. Ha? Ang laki-laki nun, ng toilet paper na nilagay ko. Ay, ang laki, basta ang bilog, malaking bilog yun. Ay, sabi ko, talaga naman itong mga taong dito, magnanakaw pala. Ang akala ko wala, di ba? Wala, kasi provide naman ang ano nila. Masarap mabuhay dito, mga tao dito, masarap. Kasi ang gobyerno nag-ano sa kanila. Nag-lock after, di ba? Ayun. Pag mag-vandalize sila dito, talagang ano kasi nahihirapan akong mag-cleaning, labi na yung mga ano nila, yung mga pag magpupo sila. Paminsan, ay nako, hindi mo talaga siguro, iwan ko lang. Basta ang mga puti dito nakausap ko na hindi basta-basta maging isang toilet cleaner. Kasi, pagkatapos nilang magpo, minsan may mga tao talaga mga hinayupak na mga utok nilang, ang mga utok nila na dito, parang baliw na, para siguro pag magpo sila, kinuha nila galing sa puwit niya, at doon sa mga dingding, pinaganon-ganon, eh, mahihirapan kasi ako yung baho eh. Magbagot-bagot, makipag-usap ko sa sarili ko na ano ba talaga itong mga tao dito? Paho pa. Oof. Binabandalize. Ayun. Dito wala pa. Sa ngayon, wala pang mga tao dito ngayon. Oh, wala pang mga tao ngayon dito. Mingaw pa. Very quiet. Very quiet. See? Ay, iwan ko ba? I-report ko na po itong kuwan. Ikawat na kuwan. Mga kawatan ng mga tao din eh. Akala ko hindi mga kawatan kasi mga ano. Akala mo mga puti. Hindi mga kawatan. Ay, naku. Magbagulbol ko. Ano pa na yung English sa bagulbol ba? Nakalimut ko sa English sa bagulbol. Magbagulbol ako rin isa. So, mga tao din yung mga bilasa. Ako nang i-report ang mga vandalized din dito sa akong kwan, akong boss. Ako nang i-report na mahibaw siya nga nagbagulbol ko kay dawi sa akong kwan, sounds og sa iyang pagbasa sa akong message. Suko jud ko.
ako gyung i-voice out kung unsay naa sa akong kasing-kasing. Voice out na ako. Kay, di naman maayo. Voice out na ako. Nga, mga tao diri, maayo, swerte sila. Ngayon ko sa akong voice. Mga tao diri, swerte sila nga ang gobyerno naghatag sa ilaw. Kuan nga, unsa pa yung nga tawag na, kanang decent nga, kuan ba? Toilet nga, kuan sila, di na sila magbagulbol. Ay, iwan ko ba? Pamunay, munay akong gingon. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita na para bang nariyan ka lang sa aking tabi. Yun, may tao doon. See, may tao doon, doon. Natutulog. Kala ko wala eh. Meron pala. Pag matix, balik tayo. Matix na ako ang akong report. Di na siya mo, akong boss, di na siya mo mubalo sa akong text. Kaya nahibaw siya nga, nasukugin ko kayo. Swerte ang mga tao dali nga ang gobyerno naghatag sa ilaw, gusto nila. Wala na sila ibagot-butan. Murmur. Sa English is murmur. Murmuring. Ay, iwan ko ba sa mga tao dito? Kausap ko mga puti dito, sabi ko, mga kayo, siguro kahoy ang nakita. Nakita na po na ako siya doon. Siguro takwa na ng kahoy. Ang akala ko lang bitin. Pero hindi naman. Kasi may mga tao naman dito na nagliligo kahapon eh. Mahangin dito. Mahangin. Ang hangin ay ang ginaw ang hangin. Ay. Ang hangin no? Ang ginaw. Ay, balik na ako. Kung taon lang ako akong kagutom. Hanggang matapos ko yung may dalawang toilet pa kasi akong lilinisin. There's 2 toilet remaining that I wanna clean. Matao dito lang pakialam. Gamit sila. Baka sabihin na. Siguro nandun sa utak nila na. Nandun sa utak nila na. Ano? May training naman. So, ayun, ang gobyerno naghaya naman sa kanya para gawin ang training. Siguro 'yun ang nasa isip ng mga tao, no. Kaya 'yun ang ginagawa nila. Eh ako naman ang nahihirapan pag magano akong talagang nahihirapan. Kasi ang baho eh. Tae nila i-ano nila sa wall. Akala nyo lang. Iwan ko lang kung katulad sa atin. Akala nyo lang na ang cleaning, ang hindi mahirap ang maging isang cleaning sa toilet. Hindi. Mahirap talaga. Lalo na pag ang mga tao, yung mga tae nila, yung mga ano nila, mga dumi nila, ilagay nila sa ano ba yung Tagalog sa ano? Basta sa dingding. Iwan ko lang. Basta. Kayo nang umintindi sa akin. Hindi naman ako fluent sa English. Nahihirapan ka talaga. So, nagtagal ako sa trabaho nito. Alam ko na kung anong gagawin ko. Lalo na pag, anong gahi na kaayo sa, nipilit na doon sa bumbong. Ang mga dumi nila. No, nagtagal. Alam ko na kung anong gagawin ko para makuha yun. Hindi basta-basta dito mag-clean. Mga Pilipino dito, kala nyo,
masarap buhay nila. Hindi. Ayun guys, nag-istorya na ako sa inyo. Hindi masarap buhay nila dito. Lalo na sa akin. Kasi hindi naman ako fluent sa English. Dito sa atin, dito ang mga Pilipino dito, pagpalagay natin doon sa atin, sila nurse, engineer, civil engineer, doon sa atin, di ba? Pagdating dito, dito lang ang alam ko, hindi ko lang alam kung sa UK or sa Amerika, basta dito lang alam ko, dito naman ako. Dito, pagdating dito sa mga Pilipino na mga professional, hindi sila professional dito. Maliban lang kung mag-eskwela ka, mag-school ka ulit, you study again, o kung unsay imong nakuha nga kurso, you need to study. Diba? You need to study. Para makatrabaho ka kung unsay imong nakatapos dito sa Pilipinas. Eh, mahirap yun eh. Kasi dito, mahal ang school. 4 million, 5 million peso ang gasto mo. Oh, may 3 years. And sa atin, hindi, sa atin matagal mag-schooling ng college, di ba? Dito, siguro, para sa narinig ko lang ha, na may 3, may 4, yun. Kasi may bata dito na nag-school ng university kasi mamaya na. Bright kasi yung bata, nag-school siya ng school niya, basta nandun siya sa university, 3 taon lang kinuha niya. So, next year, matapos na siya sa December. See? Lagi, may mga kumpanya na at saka gobyerno nag-ano sa kanya, nag-alok sa na trabaho pag ano na niya. Kasi bright eh, dito nag-aaral. Eh, kayo, tayong mga Pilipino, nag-aaral tayo doon sa Pilipinas, pagdating natin dito, hindi tayo matanggap. Alam mo na. Hindi ko na ano. Alam mo na kung. O mamaya na pag mag-talk tayo, mamaya na pag-uwi ko sa bahay. Alam mo na. Hindi ko na isabi. Alam mo na kung ano tayo. Diba? Kung nurse ka sa atin, pagdating mo dito, hindi ka nurse. Kung gusto mong mag-nurse, mag-aral ka uli. Yun. Para makuha mo ang trabaho na gusto mo as a nurse. Kung civil engineering ka naman, mag-aral ka uli dito sa university para mag-civil engineering trabaho mo, di makuha mo yun. Yun. Siguro, mga bright naman kayo, maintindihan nyo naman ako yun ang ibig sabihin ko bakit kayo mag-aral pa. Sila dai, wag niyo na akong iano. Di ba? Wala akong pinag-aralan, hindi nga ako. So, ayun. Itong trabaho ko. Cleaner. Pero hindi ko nakuha sa Pilipinas. Sa swerte din ako. Tamang salita. Please pa rin ako, diba? Kasi ganito lang trabaho ko. Hindi pa nga. Ay, iwan ko ba? Bakit ako nagsasalita? Nag-iisa ako dito. Sige na, bye. Guys, balik na ako. Basket. Kasi may trabaho pa ako doon sa pag-abot na ako, kling sa kumain.
bye-bye. Bye-bye sa inyo tanan.